Hi guys! Welcome back to my channel, Home Cook with Ann Seban. And ang gagawin natin for today ay ang lumpiang hubad with peanut sauce. Tara, luto tayo! At bago po tayo mag-umpisa, please don't forget to like, share and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na mga videos. Umpisa na natin. Sa mainit na kawali, maglagay lang po tayo ng cooking oil para sa ating panggisa. Igisa lang po natin ang ating sibuyas at saka ang ating bawang. Ang ating sibuyas po ay hiniwa po natin ng maliliit at ang ating pong garlic ay chinap po natin ito ng pino. Then, i-add po natin ang ating ground chicken o yung giniling na manok. At igisa lang po natin siya sa sibuyas at saka sa bawang. Hayaan po natin maluto ang ating giniling na manok. At idagdag po natin na ang ating hiniwang maliliit na atay ng manok. And then, igasa lang po natin ulit. Haluin lang po natin and hayaan pong maluto ang ating chicken meat at saka yung ating chicken liver. Lalagyan ko po ito ng asin, mga 1 teaspoon po ng asin and then 1 teaspoon din po ng black pepper. Then, maglalagay po tayo ng 1/4 cup na water. And 1.5 tablespoon of oyster sauce. And then, nag-add pa po ako ng konting paminta para mas maanghang po siya. Then, mag-add po tayo ng 1 tablespoon of brown sugar. Ilagay na po natin ang ating carrots and ating baggy beans. Then, ihalo lang po natin ng mabuti. Huwag po hayaang ma-overcook ang ating gulay. Isusunod po natin ang ating ginayat na singkamas at ang ating toge. Haluin lang po natin ito ng mabuti. At tatakpan po natin ng around 1 minute lang po. Then, haluin po ulit at okay na po siya. So, hindi po dapat overcook ang ating gulay para andun pa rin yung crunchiness nito. Then, add lang po natin yung parsley, chopped parsley po. And ihalo lang po natin dito sa ating gulay. And ready na po ang ating lumpia. Then, gagawa po tayo ng peanut sauce. So, naglagay po ako ng oyster sauce at saka ng black pepper and salt. So, yung 1 tablespoon of peanut butter. Then, haluin lang po natin hanggang sa matunaw po yung peanut butter sa ating sauce. And then, ilagay po natin yung chopped na fresh garlic. And then, yung slurry po natin, yung cornstarch na tinunaw po sa adina. Yan, haluin lang po ito hanggang sa mag-thicken po yung sauce. So, tamang-tama na po yung consistency ng ating sauce. Then, sa kawali po ulit, maglagay po tayo ng cooking oil. Then, iprito po natin ang lumpia wrapper ng pa-flat. So, ito po yung magsaserve po na parang plate po siya ng ating lumpia. So, dahil lumpiang hubad po, hindi natin siya ibabalot. So, yung ginawa ko dito, prinito ko lang po yung lumpia wrapper para po sa kanyang plating mamaya.
So, magpiplating na po tayo. Ilagay lang po yung prinitong lumpia wrapper. Then, mag-drizzle lang po tayo ng peanut sauce. Ayan, lagyan lang po natin siya ng sauce. So, tamang-tamang sauce lang po ang ilagay natin. Then, maglalagay din po tayo ng fresh na romaine lettuce. And then, ilalagay na po natin ang ating lumpiang gulay. Ayan, ilalagay lang po natin siya sa taas po ng lettuce. And then, ididrizzle po ulit natin ng peanut sauce. So, nasa sa inyo na po kung gusto nyo ng maraming sauce o tamang-tama lang. And then, yung prinitong lumpia wrapper, hinati ko po siya into 4. And then, nilagay ko po siya sa taas para maganda tingnan ng ating plating. And then, nadagdag po tayo ng finely chopped na peanuts sa taas. Ayan. And then, mag-drizzle lang po tayo ulit ng peanut sauce. Ayan. Napakaganda. Mukha na siyang pang restaurant. And then, ready to serve na ang ating lumpiang hubad with peanut sauce. Ayun, napakaganda niya. Mukha siyang pang restaurant. So, tikiman time. May favorite part. So, titikman po natin ang ating lumpiang hubad. So, gustong-gusto ko ang lasa nito kasi andun yung medyo anghang, tamis at alat po ng ating sauce. And then the crunchiness of the lumpia wrapper. So, that's it. Thanks for watching!